Let's stay to all, kapamilya, nandito na naman po tayo sa ating daily devotion. So pray na po muna tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa napakagandang plano niyo po sa amin sa araw na to. At maraming salamat din po sa mensahe na babasahin namin ngayon. Lord, tulungan niyo po kami na mamulat po ang aming pag-iisip at saka po, Panginoon, na tulungan niyo po kami na dahil sa mga mensahe niyo na ito na mag-grow kami at maharap po namin ang buhay sa araw-araw na kasama ka hanggang sa pagdating niyo. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, good morning po. Ang title po ng devotion natin for today is He Cares. Siyempre po, yung He doon ay si Jesus Christ na yon. Wala nang iba. At ang verse po natin is taken from Mark chapter 4, verse 38. Ang sabi po niya dito, the disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Ayan, isa pong senaryo sa mga kwento ko po sa mga Sunday school ng mga bata, ang incident na when Jesus calms the storm. So bago po natin balikan yun, basahin po muna natin yung sinabi dito ni Pastor Max Lojado. Sabi po niya dito, such an honest cry, a doggedly painful cry. I've asked that one before, haven't you? It's been screamed countless times. So, kayo po, isipin nyo nga po muna, nasabi nyo na rin po ba yun sa Panginoon? Yung mga times na sobra rin yung pinagdadaanan natin sa buhay, yung mga bagyo ng buhay natin, sumigaw na rin po ba kayo kay Lord? Yung talagang walang kaplastikan na sumigaw ka at sinabi mo sa kanya, Lord, hindi mo ba kami iniisip? Nasaan ka? Yan, mga marubdob na katanungan, no? Tapos, eto po may mga example po si Pastor Max Lojado dito. Yan, mga sigaw ng mga a mother who weeps over a stillborn child. Lalo na po sa mga magulang na naghahantay ng napakatagal ng baby, tapos nandoon na, lumabas na, pagkatapos binawian pa ng buhay. Sa mga times na a husband is torn from his wife by a tragic accident, yung hindi mo akalain, tapos masaya lang kayo kanina, tapos biglang nawala na lang yung mahal mo sa buhay. Yung walang pasabi, walang sakit, masaya, malusog, pagkatapos bigla na lang namatay. Or tears of an 8-year-old fall on a daddy's casket. Or vice versa po, para naman po sa mga youth na may mga pinagdaanan, times na nagtaka sila bakit kinuha na ni Lord yung tatay nila o nanay nila. And the question wails, God, don't you care? Why me? Why my parents? Why my friend? Naalala ko nga po maraming nagsasabi, bakit si Angelo ang bait-bait? Eh, mabuti po inooperahan lang yun. Eh, paano pa po yung mga ibang tao na sobrang nabigla sa mga pangyayari? Kasi po ang storm, bigla na lang dumadating yan eh. Tapos hindi natin alam kung anong mangyayari o gagawin ng storm ng buhay sa ating buhay. Sabi niya, it's the timeless question. The question asked by literally every person that has stalked this globe. Lalo na po ngayon, no, sa dami po ng mga cases, tapos yung biglaan na natanggal lang yung oxygen tapos namatay na, o di kaya pauwi na lang sa hospital. Naalala ko si kaibigan ni Samuel, pauwi na sila at pagkatapos biglang nag-carjack arrest pa yung papa ng friend ni Sam. Sumigaw kaya sila kay Lord na, Lord, nasaan ka? Lord, bakit? Kung isipin nga po natin sa mga question words na what, where, when, how, why,
Sa apat po na question na, saan, kailan, papaano, sino, yan po, may positive ka pa na pwedeng, hindi ka pa nawawalan ng hope eh. Wala, meron ka pang laban eh. Feeling mo may labang ka pa eh. Saan ako pupunta? Willing mong gawin eh. Oh, pero pag sinabi mo na bakit, ayaw mo na. Kung siya, bakit ako pupunta? Bakit ako, bakit ganito nangyari sa akin? Negative na po pagka nagtanong na tayo ng why kay Lord. Why? Bakit Lord? Bakit ganito nangyayari? Malapit-lapit na po yun. Alam mo, malapit ka ng maanuhan, yung helmet of salvation mo, baka dinidrill na po yan ng kalaban. Pero maganda pong tingnan natin kung papaano ba talaga. Kapag dumating po yung mga question na yun sa isip natin, ano ba talaga ang gagawin natin? Okay. So, continue na po tayo, ha. Sabi niya dito, as the wind howled and the sea raged, the impatient and frightened disciples screamed their fear at the sleeping Jesus. Kasi nga po, pagod na po si Jesus dito eh. Kasi ang dami niyang mga nag-preach siya. Patapos, yung nandun na sila sa bangka, talagang naantok na siya. Tapos itong, yung mga disciples, bigla na lang pong natakot dahil nga, sabi niya, a furious squall came up. Ang squall po is a short-lived commotion, a sudden violent gust of wind. Tinanap ko po talaga yung meaning nito, tapos hindi ko alam yung squall. O, tapos, with rain and or snow. Yun daw po yung squall, yung biglang hindi mo akalain, o still, tapos biglang, ganun. Global warming na, no? O, tapos biglang, ang nangyari po doon, the waves broke over the boat. So that it was nearly swamped. Kaya po ganun yung ano nila, yung takot nila doon nga po sa pictures ng mga disciples pag kinikwento ko to sa mga children, mga mukha nila, lalaki ng mata, tapos nakahawak na sila sa poste, nakahawak na sila sa doon sa gilid ng boat. Siguro yung ibang mga disciples nagtatanggal ng tubig sa boat. Pero siguro ito yung pinaka ano nila, yung nagkaroon sila talaga ng fear na mamamatay na tayo, malulunod tayo. Siguro sa lakas talaga ng alon, kahit ang galing mo mag-swim, pagka ganun, eh ang hirap po talaga. Kumbaga parang malalamon ka ng tubig papailalim. Kaya po ganun yung takot nila sa Diyos, nakalimutan nila. Eh, Diyos po yung kasama nila. Nakalimutan nila na si Jesus ang kasama nila. Yung mga times po ba na may storm kayo sa buhay, nakita niyo si Jesus na Jesus lang? Nakalimutan niyo po ba na He is the Son of the Living God? Kaya po, sumigaw rin kayo sa Kanya. Isinigaw niyo sa Kanya yung takot ng walang kaplastikan. Yung totoong sinabi nyo sa kanya na takot na ako, hindi ko na kaya. Nasaan ka? Ay, yung mga disciples po eh, after ng lahat ng mga ginawa ni Jesus doon sa ministry, nakita na nila kung paano mag-heal si Lord and everything. Ganun pa rin yung takot nila sa pangyayaring yun. Po, kasi po, kung titingnan natin dito eh, ayan, marami na po siyang nag-heal na. Hinil niya yung ano ni Peter, heals the paralytic, heals the leprosy. Ang dami na po na lang nakita, pero sumama sa hangin yung kanilang alaala na ang kasama nila ay si God, si Jesus, the Son of God. Tapos sabi po na lang ganyan, no? Sabi na, teacher, sabi niya, and Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. What? Antok na antok si Jesus siguro. Ano po siya? Tulog mantika na siya sa mga times na to. And the disciples woke him and said to him, teacher, don't you care if we drown? Biruin mo na pag-iisipin ko po ito, na matatawa ako, no? Makikita niyo pa rin yung heart nung
tao, yung parang ang inisip nila sila baka ma-drown. Hindi nila inisip pag hindi na lang hindi nila inisip kasi natin si Jesus baka mamaya may mangyari sa atin, tulog pa siya. Sana ganun yung isip, no? Hindi, ang nasa isip rin nila yung sarili nila. So, tapos parang parang Lord, parang Jesus, gumising ka na, ba't wala ka bang pakialam sa amin? Mami, ma-drown kami dito. O, parang kita nila na si Jesus yung makakatulong sa kanila, pero alam nyo yung ang nasa isip nila ay bakit hindi man lang din nila inisip na si Jesus at that time he is a true God and but also a true man. Parang hindi nila inisip yung side na pagiging tao ni Jesus na oh, pwede naman rin siya malunod doon. Or kung ano. Pero ang inisip nila, kahit masave ni Jesus ang sarili nila, na para bang sila hindi si save ni Jesus? Ganon? Mga umisan po ba? Ganon po ba tayo? Yung parang sarili nila lang natin iniisip natin na yung ibang mga tumutulong sa atin, hindi natin iniisip kung paano din ba sila? Paano din ba yung buhay nila? Kailangan din ba nila kahit na i-wake up man lang natin yung love na maramdaman na Jesus, halika na kasi po umuulan, bumabagyo, pumunta na po yung tubig dito, gising na po kayo, gising na. Hindi, parang galit pa, di ba? Tapos sabi niya, so sabi ni Pastor Max Locado dito, sabi po ni Pastor Max Locado, Teacher, don't you care that we are about to die? He could have kept on sleeping. Pwede man, pabayaan na lang ni Jesus. Kasi sabi siguro, pwede nga sabihin na, ano ba naman itong mga to? He could have told them to shut up. Alam niyo po, hindi rin nagyabang si Jesus na tumigil na kayo, isang ganyang kulang ngayon, wala na eh. Hindi siya ganun eh. O tapos, he could have pointed out their immaturity. But he did that. Alam niyo po ang ginawa ni Jesus. Kung babasahin natin, sabi niya, He got up. Walang salisalita. Walang dal. Rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Ang galing na pagiging leader po ni Jesus, no? Hindi siya nagyabang na para bang yan lang, hindi nyo man lang maisip, nakasama nyo ako. Hindi ganun yung si Jesus, very humble siya. Diba may mga ibang leader na parang pagka sinabi mo, ay ano na pong gagawin natin, para ganito lang yan, ganyan. Oh, diba ba? Pero si Jesus, hindi siya nagsalita, tapos in-stop niya yung wind humbly, tapos still small voice. With all the patience, ito po sabi ni Pastor Max Locado, with all the patience that only one who cares can have, he answered the question. He hushed the storm so the shivering disciples wouldn't miss his response. Jesus answered once and for all the aching dilemma of men. Where is God when I hurt? Alam niyo po yung ginawa ni Jesus, very patient siya. Diba sabi niya, be quiet, be still. Tapos, doon na po siya nagsalita. Nung kumalma na ang lahat, sabi niya doon sa mga disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Ayun na. Pero pag makikita po natin si Jesus, very ano po siya na leader, no? Bakit talagang ipipinpoint na sa atin yung mga yung mga pagkakamali natin sa mga sitwasyon, pero nandun pa rin siya para, alam mo yun, yung para i-ano ka pa rin niya, gising na, kumbaga, tingnan mo muli, bumalik ka muli. Bakit ka natatakot? Pagkatapos ng lahat na nakita natin na ginawa ng Panginoon sa buhay natin mula umpisa hanggang sa ganitong katanda na po tayo at sa mga mas matatanda pa. Ang tanong din ni Lord sa atin, ba't ka natatakot?
Ba't ka natatakot sa kamatayan? Ba't ka natatakot sa magutom? Ba't ka natatakot sa mga question mo sa buhay? Ang sabi lang ni Lord, kung ano man yung kinatatakutan natin, hindi ko po alam kapatid ko anong kinatatakutan nyo. Pero sabi ng Panginoon eh, bakit ka natatakot? At sa, ang kasunod po na nun eh, do you still have no faith? Wala ka ba rin bang pananampalataya? After everything na nakita natin na ginawa ng Diyos sa buhay natin, kahit po tayo ngayon, may mga ugali pa rin po tayong ganun, no? Dumadating pa rin tayo sa punto na meron pa rin fear na nararamdaman. Pero, ang galing pa rin ni Lord para ipaalala niya sa atin na siya ay faithful up to the end para sabihin sa atin na huwag kang matakot. Hanggang dito lang lahat yan eh. At ang pinaka-importante na sinasabi ni Lord dito, yung faith. Yung faith na meron tayo. Hinanap niyo rin po ba si Lord sa buhay niyo? Ito daw po yung mga times na pag pinastil niya na yung storm, tapos sasabihin niya na, parang sinasabi niya na, where is God? Where is God when I hurt? Yun po daw yung mga tanong natin. Listening and healing. Kung tinatanong daw po natin kung nasaan ang Diyos pagka may mga bagyo tayo sa buhay, He is listening. He is healing. Andiyan lang pa rin po siya sa tabi natin. He will always be in control of everything. That's where He is. He always cares. Upo nating isipin na sa mga problema na hinaharap natin, na wala ang Diyos, nandoon po parati ang Diyos. Minsan nga po, tayo pa yung umiiwan sa Kanya. Ay, nako. Ang galing-galing talaga ni Lord. Tapos, sa araw po na to, yun po ang isipin natin parati. That God is asking us, why are you so afraid? Do you still have no faith? Para po bumalik tayo, makita natin kung sino talaga si Jesus sa buhay natin. Mga kapatid, He is always in authority of everything na hinaharap natin ngayon. Ang pinaka-importante po na sinasabi ng Panginoon, yung pananampalataya. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Yun na yun, yun po yung talagang dapat na hindi mawawala sa atin. So yun po, maaring minsan na sumigaw na rin tayo sa Panginoon, pero tingnan nyo si Jesus, andun pa rin siya. He is very patient to all of us, mga kapatid. Kaya nga po, blessed na blessed tayo. Dahil meron tayong Diyos na hindi umiiwan sa atin. Kahit feeling natin na iniiwan niya tayo dahil lang sa takot natin at pansariling iniisip. Nawa po, every time meron tayong haharaping storm, parati po nating i-focus yung mga yung isip natin at saka yung puso natin na si Jesus hindi tayo iiwan. He is listening and healing. That's where He is. He always cares. Kaya po yun, mga kapatid, makikita natin na hindi naman po, very patient po si Lord sa ating lahat. At saka po, hindi na tayo iiwan. Pero isa lang po yung inaanuhan niya sa atin. Na sana magkaroon tayo ng faith sa Kanya. Kayang-kaya po yan.
basta kasama ang Panginoon. So, yun lang po. Good morning. Pray na po tayo. Father God in heaven, thank you po sa message ninyo. Thank you, Lord Jesus, sa paalala po na andyan po kayo parati. Patawarin niyo po kami sa mga times po na napasigaw po kami sa inyo o question namin kayo sa mga bagyo na dumarating sa aming buhay. At salamat pa rin po, Lord, na sa kabila ng mga salita na narinig niyo sa amin, you are so patient with all of us, Father God, teaching us and showing us your mighty ways and your wonders, Lord God, para maalala namin na you are in control of everything. All authority in heaven and on earth is in the palm of your hand. Kaya po, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa katyagaan niyo sa aming lahat. Nawa po, bilang mga magulang, turuan niyo po kaming maging katulad ninyo na patuloy po naming i-share po yung sa aming mga anak ang faith na kailangan na meron kami, ang faith namin sa inyo na magiging sandigan po namin, shield to every storms of life. Tulungan niyo po kami how to react so that, Lord, pagka dumating na mawala man kami, they will know how to decide on their own, your way, your will. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon, itinataas po namin silang lahat sa araw na to. Sa mga concerns po namin, yung mga storms of life po namin ngayon, Panginoon, alam po namin at naniniwala kami na meron dahilan ang lahat at kayo lang po yung Panginoon namin na makakapag-stop ng mga storms na to. And we trust in you with all our hearts, Lord. You are in control. To you, Lord, we offer the rest of our days, Lord. May we glorify you and honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!